At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Maraming salamat po, Kapitan, sa inyong oras. Bilib ako talaga sa inyo. Kontrolado mo ang barangay mo. Napakatahimik. Walang nanggugulo. Hey, oo naman, Madam Karen. Nirerespeto ako rito. Kung may nanggugulo, nakaw. Makakalabuso sila kagad. Ipapauli ko sila sa mga matatapang na sibiyo ka. Wala akong sinasantaw. Walang kumakumare, walang kumpakumpare, walang kaibigan. Kung nagkasala, nakaw, malilintikan sa akin. Kahit ikaw, Madam, ang nagkasala, ipapahuli rin kita at ipapakulong. Ganun ako kadisiplina sa barangay ko, Madam Karen. Ah, ganun po ba? Oh. Nako, ang tapang mo palakap. Ano yun? Kapitan, hindi ba matapang ka? Matapang ako! Ay, kung ganon, kung matapang ka, bakit ka nanginginig? Nanginginig ako sa galit. Kaya halika na, lago mo ako. Baka mautang ko pa ang buhay. Nagwawala na yan. Kapitan! Ay, nako, pahamak talaga ang binito na yon. Oo nga, Veronica. Nakakaya kay Madam Karen Crisologo. Pinuri niya si Kapitan dahil napakaganda ng mga sagot niya sa mga tanong niya. Inilahad ni Kapitan ang lahat ng plano niya at mga proyekto niya. Tapos, ipinagmalaki pa na napakatahimik ng ating barangay. Tapos, ganon ang ginawa ni Benito. Sininyasan na siya ni Kapitan na tumigil na para hindi sana marinig ni Madam Karen ang sinabi. Ayaw magpaawat, kaya hayon. Na high blood na naman si Kapitan at parang nadismaya si Madam Karen Crisologo. Ay nako, sino naman ang hindi madidismaya, ha? Nasirang interview niya kay Kapitan at nagdadalawang isip siya kung bibigyan pa niya ng award si Kapitan dahil sa ganda ng mga sagot niya sa mga tanong. Ay, isa itong si Kagawad Asyong. Ilang beses niyang tinangka na isabotahi ang pag-i-interview nila kay Kap. Oo nga eh. Inggit kasi siya dahil si Kapitan ang in-interview, hindi siya. Sana. Hoy, wala nang... Ha? Darwina, ikaw pala! Oh, bakit ka nagpunta rito sa barangay hall? May ipapablatter ka ba, ha? Ay, meron, Veronica. At hindi namin pwedeng ipagbawalang bahala ito. Ay bakit? Ano ba yung ipapablatter mo, Darwina? At parang galit na galit ka yata. Parang umuusok ang butas ng ilong mo sa galit. Talagang galit na galit ako! Kaya magpapablatter ako! Bakit? Sino ba yung ipapablatter mo, Darwina? Ano? Ipapablatter ko si Aling Punyang dahil sinabi na naman niyang kabit ni Kapitan ang titabibang ko! Ano? Kap, naku, may malaki tayong problema. Anong problema yung sinasabi mo? Nalaban na ba ni Rudolph na may relasyon tayong dalawa? O kaya buntis ka at ako ang ama, ganun ba? Ha? Ay naku, Kap, hindi po!
Eh, anong problema na yan na sinasabi mo? Sabihin mo na kaagad sa akin. Huwag mo na akong bitin eh, na Veronica. Kap, nagpa-blatter si Darwina. Nandyan sa labas. Naku, Kap, kausapin mo nga siya para hindi na niya ituloy ang pagdemanda. Eh, bakit naman siya magdidemanda? Sino ang ididemanda niya? Si Aling Punyang, Kap. Naku, malaking problema to. Eh, bakit niya ididemanda si Punyang? May utang ba siya sa tindahan nila at ayaw bayaran? Ganun ba? Hindi po, Kap. Ididemanda raw siya dahil sinabi ni Aling Punyang na kabit mo raw si Aling Bebang. Hindi, ano? Ano naman? Nakaw, patay. Eh, mabuti naman na nandito ka na, Bayaw. Eh, may mahalaga tayong pag-uusapan. Eh, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pakikipagrelasyon mo kay Bebang, alam ko na yan, Bayaw. Bayaw, alam mo na ang tungkol dyan. Eh, pero walang katotohanan yan, Bayaw. Bawang kasinungaling... Tama na yan, Bayaw! Alam ko naman ang ugali mo eh. Talagang kahit masuhin nila yung bulos mo, eh, hindi ka amin. Eh, kukukuan, Bayaw naman. Wala kong amin din dahil hindi totoo. Pawang mga kasinungalingan lamang yan eh. Tumigil ka, Bayaw. Akala mo ba maniniwala ako sa paliwanag mo? Ha, nagkakamali ka, Bayaw. Ha, delikado ka. Ipagkakalat na nila yan. At kung makarating sa kamag-anak nila ang balitang yan, baka mag-uto sila ng tao na papatay sa'yo. Ay, kilala ko ang ugali ng pamilya nila, Bayaw. Kaya humanda ka. Bayaw naman, huwag mo akong takutin. Kinakabahan na tuloy ako. Ay, naku, Bayaw. Gagawa-gawa ka ng milagro, tapos kakabahan ka. Ay, naku, harapin mo ang problemang yan. At pasensya ka na. Dahil hindi kita matutulungan sa problema mong yan. Bayaw! Sandali lang, nariyan na! Kagawad, Asyo, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Eh, ano yun, boy? Sige na, sabihin muna kaagad. Dahil may usapan kami ni Kagawad Adong na dadalawin namin si dating Vice Mayor Tim Prusio. Oh, ano bang kailangan mo, ha? Eh, Kagawad, Asyo, si Darwina at si Bebang, oh. Nagpa-blatter sila sa barangay. Ha? Nagpa-blatter? Eh, bakit sila nagpa-blatter? At sinong ibinlatan nila? Si Aling Punyang, Kagawad. Ah, si Punyang. Aba, bakit? Anong kasalanan ni Punyang, ha? Anong kasalanan niya sa kanila? Sinabihan daw ni Aling Punyang si Aling Bebang na kabit siya ni Kapitan. Ano? Naba, si Bebang? Totoong kabit ni Karyong? Malas mo, Kapitan. Naka, malaking kasiraan sa kanya ito. O, sige, boy. Ha? Tutulong tayong magpakalat ng balitang yan, ha? Para lalong dumami ang makaalam. At tiyak, ha? Masisira na ang pangalan ni Karyong. Ha? Babansaga na siyang Karyong Babaero. Didimanda raw nila si Aling Punyang, Kagawad. Eh, naku, sasakit ang ulo ni Kapitan ito dahil may haharapin kaso ang asawa niya. Eh, sige, boy. Mamayang gabi, ha? Magluto kayo ni Bunjing ng arroz caldo. At tawagin yung lahat ang mga marites. At pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagong kabit ni Karyong. Ay, glado, Kagawad.
sobra na talaga ang ati punyang ngayon. Itinuring ko siyang matalik na kaibigan. Maatim pa niya akong panghilalaan. Diba, sandali lang nga. Pwede ba kita nga makausap pa? Pasensya ka na, kagawad anong. Ayaw ko pang may kausap. Dahil masakit na masakit ang kalooban ko sa ipinagkalat nilang manita. Nakabit daw ako ni Kapitan. Ano? Iyan na nga problema mo? Oo, kagawad anong. Ano bang akala sa akin ang pagit na punyang na iyon? Malandi ako! Masamang-masama ang loob ko, kagawad. Paano kung makarating kay Upong ang ipinagkakalat nilang yan? Makaibrik niya ako! At kung mangyari yan, talagang magpapakamatay na lang ako. Magpapasagasa ako sa SUV o kaya sa tren. Bibang, nako, huwag mong gawin yan. Malaking kasalanan sa Diyos ang pagpapatiwakal. Hindi ko kasi matanggap ang sinasabi nila. Yung paninirang puni nila sa akin. Walang katotohanan yan. Hindi ako nakikabit kay Kapitan. Nagpunta lang siya sa bahay para kausapin ako na sumama sa line-up niya itong darating na barangay eleksyon 2025. Anong plano mo? Itutuloy mo pa ba ang pagkikiline na pa sa kanila? Hindi na! Ayaw ko na! Dahil baka isipin nilang totoo na nakikabit ako sa kanya. Kung gano'n, na sa line-up na ni paring asyong ka sumama. Ha? Kagawad, ano? O ano? Gusto mo na sa amin ka na lang sumama? Pag-iisipan ko pa yan, kagawad. Sa ngayon, hindi pa ako makapagdidesisyon. Sige. Isipin mo nga mabuti. Dahil kung sa amin ka sasama, may iwasan mo ang chismis na nakikabit ka kay Kapitan Karyong. Sige na, Bibang, sa amin ka na lang sumama. At puprotektahan kita, promise, fix man, cross my heart. Kita kita rito, Bunjing. Kanina pa kita hinaharap. Nandito ka lang pala sa likod ng banyo. Shhh! Ano bang ginagawa mo dito? Huwag ka maingay. You can dance. Having the time of your life. Bunjing, sobra ka naman. Pati ba si Lola yung siyang binubusuhan mo pa? Ang tanda-tanda na yan. Parang basahan ng katawan. Tumigil ka, boy. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Nagkakamali ang sinasabi mo. Mas malino pa nga sa sikat ng araw na nakita kitang binubusuan mo. Makinig ka, pare. Huwag kang maingay. Mahahalata na niyang nandito tayo. Kung hindi ka nambubusuan ang ginagawa mo rito, alangan namang nagkakayas ka. Gusto kong kwamasungkit ang dami ni Lola Insiang dahil andyan yung pira niyang inipon niya. Kukunin natin dahil matagal na tayong hindi binabahagian sa mga rakit niya. Kaya ikaw na lang ang umabot ha dahil may kwan, matangkag ka sa akin ng konti. Sige na, boy. Naku, ayaw ko na nga buti yan. Maruming-marumi na yan. Isang buwan na yatang nakasuot yan sa kanya eh. Ha? Sige, kung ayaw mo, ako na lang. Pero hindi kita bibigyan, ha? Ha? Oh. Sige, ako na lang ang abot. Sige. Sige.
Pilitin mo. Yes, nakuha ko na. Ha? Halika na. Tumabulan tayo. Bilis! Pare Asyong, pare. Pare Asyong. Nandiyan na, pare. Oo. Nako, pare. Mabuti naman na kita dito sa bahay mo. May dala akong good news, pare. Ano yan, pare? Kung mabuti pa, pumasok ka muna. Dito tayo mag-usap sa loob. Dito mo sabihin, ha? Ano ba yung sinasabi mong... Very good, Diyos, ha? Halika, pasok ka muna. Sige, pare. Salamat. Sige. Maupo ka at sabihin mo kagad sa akin kung ano yung dala mong very good, Diyos. Salamat, pare. Iupo na ako. Ay, nako. Hindi mo pala tinanggal yung tsinila mo. Nako. Sige, tatanggalin ko na. Baka kailangan pang ikuha kita ng maiinom, pare, para masabi mo kaagad, ha, nang malinaw sa akin yung dala mong birigod Diyos. Huwag na, pare. Ha? Sasabihin ko na ang dala kong birigod Diyos. Pare, nakausap ko na si Bibang. At sa halip na kinakaryong sasama sa line-up, nakapag-desisyon na siyang sa atin siya sasama. Ano? Oo. Ayos, pare. Ayos. Napakagandang balita yan. Magagamit natin si Bibang para sirain yung tuluyan. Ah, ang pangalan ni Karyo. Palabasin natin na kaya umayaw sa kanila si Bibang dahil nililigawan siya ni Karyo. Ah, at gusto siyang gasain. Wala na, Veronica. Sinira na nila ang pangalan ni Kapitan. Tignan mo ang bagong post nila. Tignan mo. Ayan, nakakainis. Ha? Bakit, Pining? Ano bang bagong pinost nila sa social media? Ano ba yan? Ayon dito sa post nila, kumpirmado raw na kabit ni Kapitan si Aling Bibang. Ay, nako. Mukhang mahihirapan na si Kapitan na isulong ang proyekto niyang pagandahin ang ating barangay. Oo, naku, ang daming naninira kay Kapitan. Ito pa, may ipinost sila, kurap daw si Kapitan, at magnadakaw daw, manyakis pa raw siya, ang daming nagbabas sa kanya. Hindi naman totoo yan, ha, Pining. Matagal na tayong kasama niya, pero wala pa naman tayong alam na ninakaw niya, diba? At higit sa lahat, hindi totoong manyakis si Kapitan. Napakabait niyang tao, hindi ba? Totoo yan, Veronica. Ito. May bago na namang paninira nila kay Kapitan. Sabi dito, na ibigay na raw sa kanya yung ayuda na nanggaling kay Senador Jaime Ulanday. Ha? Yung tigay 10,000, pero hindi raw binigay sa kabarangay niya. At ito pa, kakaiba ito. Naku, may nagpost na ikaw rin ang sinisiraan, Veronica. May kabit ka rin daw. Ano? Mga bisit ang mga yan. Sino raw ang kabit ko, Aber? Sino, Pining? Ha? Ang sabi nila dito sa post nila, si Adonis daw na asawa ko ang kabit mo. Ano?
Ano kaya ang magiging reaksyon ni Veronica sa post na yon? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!